I would like to address my line of questioning. Una muna kay Janelle. Janelle, are you around? Janelle, gusto ko lang linawin, ano? Sabi mo, gusto mong sabihin lahat yung gusto mong sabihin. Nagtataka lang ako dahil medyo limitado yung allegation mo dun sa sinumpang salaysay. Kung ako magtatanong, parang chismis ng love triangle lang itong laman nito. Pero may gusto kong tanungin sa'yo na mas detalyado na sinabi ni, kilala mo ba si Herbert Colanco? Hindi po, Honor. Hindi mo kilala si Herbert Hindi Colanco? Hindi po. Si Mr. Durano, yung katabi mo dyan. Ngayon ko lang po siya nakita. Ngayon mo lang nakita. Opo. Ngayon, siguro, unahin natin si inmate Durano. Ikaw ba ay nagpapatotoo? Sino ba si Durano? Ako po, Your Honor. Oo. Dito sinabi mo na nagkaroon kayo ng komunikasyon ni Janelle. Tama po ba? Correction po, Your Honor. Hindi po siya yung Janelle na tinutukoy ko. Hindi siya si Janelle na sinutukoy mo. Opo. Ito yung Pederio. Tama ba? Yes po. Okay. Ngayon, hindi mo, salamat Mr. Durano, pupunta tayo kay Janelle. Hindi mo kilala si Robert, si Herbert Colanco? Hindi po. Ang sinasabi niya dito sa affidavit niya na ikaw ay kumausap sa kanya at hinihingan mo siya ng transaksyon na umaabot ng 50 kilos ng shabu linggo-linggo para sa pagpapalago ng kailangan pera ng Secretary de Lima. Wala po akong alam sa binibintang niya, sir. So, ibig sabihin, pinapabuluanan mo yung statement dito ni Herbert Colanco? Totoo po yun, sir. So, hindi totoo ito? Yes, sir. Okay. Papasok naman tayo doon. Paano mo, sabi kanina ni Congressman Roque, ikaw ay nakita mo yung relasyon ni Ronnie Dayan tsaka ni, halimbawa, sino ba nagdadrive ng sasakyan pag biyahe kayo? Halimbawa, punta kayong Bicol. Si Mr. Ronnie Dayan, sir. Katabi niya si Secretary sa front seat. Anong sasakyan ba ito? Yung Montero, sir. E ikaw, nasaan ka? Nasa backup kami, sir. O, nasa backup? Nasa backup ka? Hindi ka sa loob ng sasakyan nila? Hindi po, sir. Dalawa lang sila, sir. Kung hindi mo, kung wala ka sa backup nila, but sabi mo rito, tingnan natin, ha? Habang binabiyahe kami papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilaging nasaging nasaba. Kung ikaw ay nasa backup at wala ka sa loob ng sasakyan, paano mo nakita? Yung bang backup kapantay nung Montero pag nagbiyahe papuntang probinsya? Sir, yung pag nag-stop over kami. Pag nag-stop over kayo? Yes, sir. Pag nakita ko sa silang dalawa, sir, sa harapan ng Montero. Nasaan ka? Nasa backup po, sir. Pero papunta ko dun sa sasakyan nila, sir. Tamang-tama na nagsusubuan sila, sir. Nagsusubuan? Yes, sir. Sino nagsusubo ng saging? Ang naalala ko, sir, si Mr. Ronnie Dayan. Kanino sinusubo yung saging? Kaya Secretary, sir. Nagsusubuan sila? Yes, sir. Hindi ito nilagang saging, ay. So talaga, nakita mo, ah? Yes, sir. Okay. Ngayon, may mga detalye ka pa. I just really want to test your credibility, Janelle, no? Yes, kasi sabi mo, matagal kang security ni Secretary de Lima. Ngayon, sinasabi mo, bumibili pa ng Fundador at Malboro para kay Ronnie Dayan. Tama ba yan? Totoo yan, sir. Totoo? Yes, sir. Okay, sige. Saan kayo nag-grocery? Sa Shopwiser ng Pranyake. Nandun. Yes, paano mo nalaman na para yun kay Ronnie? Kasi, sir, pag nag-grocery kami, sabi ni Secretary, yung para kay Ronnie, huwag kalimutan. Kanino sinabi? Sa amin, sir. Sa'yo? Hindi, sa amin mga so, security. So, ibig sabihin mo, ganun ka-open yung kanilang relasyon na sinasabi mo? Yes, sir. Okay. At pinapatunayan mo rin dito sa committee nito na nagkaroon talaga ng pagsiselos para kay Warren ba? Totoo yan, sir. Okay. Sunod kong itatanong dito kay Mr. Durano. Ito ba na transaksyon kamo ni
ni Ronnie Dian tsaka ni Jonel Piderio, no? Tama ba? Tama po. At umabot, sabi nga ni Congressman Rocco, umabot ng 27 million? Ah, yung 27 million po, between Ronnie Dian at Jaguar. Kay Jaguar. Okay. Meron kang patunay doon? Yung nabasa ko po na account, yun po ang nailista ko po. At this juncture, Mr. Chair, I would like to request for a subpoena to be issued upon the bank manager of that. Would you know, alam mo ba ito, Mr. Durano, kung saan itong bangko na ito? Opo, BDO po, BDO. Anong branch? Hindi ko malang malaman kasi ang naguhulog na dyan si Jaguar na yung mga tao niya. I would like to request, Mr. Chair, for the record that request for subpoena be issued to Banco de Oro, specifically citing in the request that as regards the details of that bank account number being stated in this affidavit. Comsec, let the requested subpoena be issued. Maraming salamat, Mr. Durano. Likewise po. Punta tayo kay General Bucayo. Boss, ikaw, General Bucayo, ay sabi mo ay napapunta ng Bureau of Corrections, if I remember it right, based on your affidavit, sometime March of 2013. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yeah. At naniniwala rin ho kayo na pagka ho gusto natin mangyari yung maayos, pwede natin na gawin agad. At kung ayaw natin, meron ding kadahilanan. Tama po ba? Tama po, sir. Yeah. If you notice, and if we remember it right, just the assumption are about more or less about 2 months from the assumption of the new administration, and of course, with the headship of Secretary Aguirre in the DOJ, of course, under which is the jurisdiction over the Bureau of Corrections, he was able to implement through ESAF the clearing operations of the Bureau of Corrections para ma-dismantle itong mga kubol at saka yung mga pinagbabawal na mga gadget sa loob. Tama po ba? Nalaman niyo po ba yun? Tama po, sir. Ngayon, kung kaya po palang gawin ng 2 buwan, kayo po ay nasa Bureau of Corrections from 2013 until February of 2015. Tama po ba? Apo. More or less about 23 months. More or less about 2 years. Tama po ba? Yes, sir. So why did it take so long, more or less about 2 years, to be tacked from about March of 2013 until December of 2014, more or less about 2 years bago nyo in-implement yung raid, considering the massive irregularities being committed in the Bureau of Corrections, considering that these are happening or these were happening under your nose being the chief of the Bureau of Corrections? Can you explain bakit nagtagal ang 2 taon bago mo i-clear ang mga illegal activities na ginagawa ng inmates doon na ikaw ang Bureau of Corrections Chief? Yes, sir. Your Honor. Bakit po nangyari yun? Bakit 2 taon? Bakit po tumagal? Opo. Dito po sa panahon ni Presidente Duterte at saka po ni Secretary Aguirre, 2 buwan lang, na-clear na lahat yan. Sina JB Sebastian, nag-exercise, nakita natin sa video, wala nang special treatment. Pero sa inyo, it took about more or less about 2 years and you did nothing being the chief of the Bureau of Corrections. Can you explain before this committee, Ms. General Bucayo? Yes, Your Honor. Hindi po totoong wala tayong ginawa. Bukod po dun sa raid ng 2014, may na-raid po ba na prior doon na nangyari? Opo. Yung pong raid ng 2014 is of very different magnitude or level doon sa ginagawa dahil meron pong regular na ginagawa na dyan. In fact, for 2013, meron pong nakalap na mga contraband dyan, na mga more than 3,000. Yung 2014 po, ang nakalap po natin mga contraband dyan ay mga 5,000. Ang isang diferensya po na sa sinasabi ninyo sa akin pong pag-iisip, iba po yung gobyerno eh. Ano yung iba ang gobyerno?
This time, the emphasis and the support was overwhelming. Ibig sabihin noon yung panahon yon, walang suporta ang gobyerno nung panahon ninyo na kayo Bureau of Corrections Chief. Hindi po ganoon ang di ba mandato natin na kahit wala tayong utos ng nakakataas sa atin, kung may mandato tayo based on our jurisdiction to clear up these matters on your own and your own initiative, you would do this even without the instruction coming from the upper ups? Tama po yun. Actually, bakit hindi po ito nangyari? Sabi ko nga po, iba po yung kwan ngayon eh, yung emphasis at saka yung support na ibinibigay. Dahil nung sa panahon ko po, nung ako'y dumating, nakita ko po talagang nakita ko na lahat ito ay, gaya na binasa ko, ay nandyan na. Tinignan ko po yung, in-assess ko po yung Bucor, kung kaya niyang gawin yung trabaho niya, wala pong kapabilidad. Kaya po ang so ginawa hinayaan nyo na lang maging gano'n ang itsura nung dinatna ninyo? Hindi po. Kaya nga po, 1 month after I assume office, nagpa-member po ako ng NALEC dahil hindi po miyembro ang Bucor noon. Yung NALEC? National Law Enforcement Coordinating Council, Subcommittee on Organized Crime. Ibig sabihin po ba, this committee hearing is definitely being aimed at in need of legislation to craft up matters to reform the Bureau of Corrections. Apa. Sa sistema ninyo, kayo ho, ilan ho ba empleyado at security ng Bureau of Corrections? Mga 2,000 po. Sa 2,000 yun, hindi kayang patinuin yung maximum security? Hindi po. At sa totoo, ang gwardiya lang dyan at that time, mga 300 lang. Nagpapalitan pa yan ng mga 2 or 3 shift. Kaya effectively, mga 50 lang yung nandyan. Over a number of about 14,000. Ngayon po, dahil hindi kaya, alam nyo pong may nangyayari na mga drug trade sa loob nung panahon ninyo? Opo. Anong ginawa po ninyo? Marami po kaming kinondak ng mga individual searching operations at saka mga raid operations. That's why I said for 20... But despite of those things that you actually and you allege to have done in order to cure it, still, drug trade still persisted during that time. Opo, dahil po yan sa decades of problem na ho yan eh. Nandyan na, nakadikit na. At systemic na ho yung problema. Ibig sabihin, pag systemic na, hayaan na lang natin ganun yon. Kaninyo po sinabi yung problema kung hindi nyo kaya sa level ninyo? Ako po ay sumulat din kay Secretary tungkol dito. Kaya nga po ako... Anong sabi niya? Doon po sa sulat po ninyo. Mag-conduct ng operations, more operations to stop it and to check on the... In those 2 years po that you were with the Bureau of Corrections, apa, how many raids and searches have you made during your tenure, which more or less in your conscience effectively more or less curtailed or prevented the drug trade in that Bureau of Corrections? How many? Hindi ko na po mabilang yan, but what I know is it's about 1,000, no? Several times. Walang nangyari? Ganun pa rin po? Hindi po. Marami pong nangyari. Kaya bakit po dun sa allegation, halos 50 kilos ang binibenta sa loob ng Bureau of Corrections? Kaya nga po ako, sa sinasabi ko po sa inyo, Bucor itself cannot handle it. And that's why I requested outside law enforcement agency to assist me. Okay. Kaya nga po nandyan po yung sige NBI, po. Pumasok na at ang PAOK. Okay na po. Pasok po tayo dun sa... Previously, I don't know if you were able to see it or watch it. During the previous hearing, General Magalong testified before this committee, stating that more or less in their endless efforts, in fact, they actually form a team with the headship of Secretary De Lima. At one given time, whenever they were about to perform the raid, pumunta po kayo sa kanila at inamin niyo po ngayon. Tama po ba? Yes, yes, Your Honor. Meron pong nasabi dun si General Magalong at gusto ko pong tanungin sa inyo kung nagsasabi ba ng totoo si General Magalong. Ang sabi nyo, huwag nyong ituloy yung raid kasi
mamamatay ako. General Magalong, for the record, tama po ba nasabi niyo po yun during that time? Yes, Your Honor. Nasabi po na mamamatay. Ba't po kayo mamamatay? Wala. Opo. Your Honor, your time has expired. Thank you, Mr. Chair. We'd just like the good or the Bureau of Corrections Chief General Bukayo kindly answer the last question. Opo. Bakit po kayo... Kaya po ako pumunta kay General Magalong ay upang i-clear lang po yung kanyang gagawing operation dahil gusto niya na sa tingin ko gusto niya to gusto na niyang i-implement ito. So ano po yung takot niyo sa inyong katawan at nasabi niyo po yun kay General Magalong? As in other operation po na ginagawa ng military, we have to know the terrain. Kung ano po yung pupuntahan natin. Kasi po, kanina pong sinasabi ko, yung pong maximum ay composed of 14,000 inmates na unrestrained. Naglalakad lang po sila dyan sa loob. Ibig sabihin nyo? With 13 gangs sa loob. At ang kukunin po nating tao ay hindi po ordinary. These are the leaders and influential sponsors. Naka-embed po yun sa loob. Yung kinakatakot ninyo? Ang resulta po kasi nito, kung hindi po mapaplano, magkakaroon po ng bloody confrontation. Bakit naman po kayo nagsulo at iniwan na po ang sina General Magalong noong implementation ng December ng 2014 ng raid? Kung talaga yun pala ay bloody confrontation, bakit hinayaan nyo lang yung sarili nyo without the coordination of General Magalong and his group? Okay. That is actually in connection with the last question, Mr. Chair. Okay, please answer. Opo. Yung raid po na yon ay hindi lang ho NBI, Bucor, PAOK, kundi it composed of more than 400 personnel. Kumuha po kami ng SAPDIAN at NCRPO na nag-participate. At gaya na rin po ng sinabi ko kanina doon sa unang tanong, I tried to communicate with the secretary to inform the secretary that, ma'am, may informahan ho ba natin ang CIDG, and she said no need. And so I respected the decision of the secretary. Mr. Chair, one last very important na tanong lang po. One last question. Nakalagay po sa maraming affidavit dito na tumatanggap daw po kayo ng 1.2 million a month galing po sa mga inmates para protektahan ang kanilang drug trade sa loob. Hindi po totoo yan. Kilala niyo po ba si Colonel Ellie? Opo. Noon daw po binibigay para sa inyo? Wala ho akong, hindi ko ho siya binigyan ng authority kung tumatanggap man siya at wala ho akong tinanggap any single cent. Okay. At this juncture, ito na po yung huli. May we just request also that subpoena be issued to Colonel Ellie so that he may be presented before this committee to testify relative to the allegation of the inmates. That would be all, Mr. Chair. Thank you.